Hello guys, welcome back again sa aking channel. In this video, magre-reset ako sa aking Epson L220 na printer. So, tingnan nyo po guys, yan po yung aking printer. Nag-blank na po yung kulang niya, so ibig sabihin, siguro nag-end na po yung life niya. Hindi ko alam, hindi naman niya nag-paper jump. Wala rin niyang nakaing pad paper. Ayan o. Punong-puno pa rin niya ng ink. Yan po yung ink. Kumpleto po yan. So, hindi ko alam kung bakit nag-blank pa rin siya. So, hindi naman tumatak dito sa aking printer kung nag-ano na po siya. Ngayon, kailangan po. So this time po is mag re-reset na po ako. Ipuntahan po natin yung laptop. Yan po yung receiver na. Click lamang po yung receiver. Tapos ayan na po siya. Click yung EDG program. Tapos yan po yung click lamang po yung select and then click yung L220 yung brand ng printer, then auto selection lang po siya, then okay, and then click yung particular adjustment mode, ayan, then hanapin yung waste ink pad. Dito po yung waste ink pad. Ayan po. Click lamang yan. Tapos select OK. And then check dito. Ayan. Tapos initialize. Ayan. When the OK button is click, counter will be initialized. Sabi dito, please turn off the printer. Okay. Please turn off the printer. So, turn off ko po yung printer. Okay. Ayan. Limutan ko. Ayan, naka-turn off na po yung printer. Sabi dito, turn off the printer. Okay, please reboot the printer. So, ibig sabihin po nyan is i-on po ulit yung printer. Ayan po siya. So, ayan guys, nawala na po yung pula, yung nag-blank-blank na pula, nawala na po yun. So, pwede na po ako mag-print ulit. Okay, so success po. Nag-success po ako. Ayan po, naging jero-jero na po siya. Ayan. So, pwede na po ako mag-print ulit. So, pindutin lamang yung finish. Ayan po. And then, close lamang po natin to. Ayan. Close lamang po. Then, subukan ko pong mag-print. Kung pwede na ba mag-print. So, try po natin mag-print. Limbawa, no? So, nandito. R. Tapos, yun po. Module. Yan, magpalabas ako ng isa. Limbawa. Na ngayon, mag-print po ako. Okay, may shortcut po tayo sa pag-print. So, pindutin yung control. Huwag itiwan yung control. Control P. Ayan po. Tapos, hanapin yung ayan, naka-ready na po si Epson printer. And then, ayan po, isa lang po. Yung canvas lang po.
Then, isa lang po yung i-print natin. Ang bawah. Isa. So, tingnan ko po kung magpaprint ba ito. Ayan po guys, nagprint na po siya. Okay, naging success wow! po yung ginawa ko. Okay, thank you. Okay, kung nagustuhan niyo po ang video ito guys, mag-subscribe kayo dyan para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Kasi lagi po akong nag-upload ng mga tutorial na maaari niyo pong mapagkukunan ng mga information. Okay, thank you guys. Hanggang sa muli po.